kung ano yung service na ginagawa nyo sa labas, yun din yung offer nyo na service bilang freelancer. The only difference is ikaw mismo ang responsible para maghanap ng sarili mong clients at maningil. Huwag na kayong ma-confuse. Halimbawa, si Maria, sabi niya, working remotely as CSR in a property management company in the US, and gusto niyang itry yung freelancing, but hindi niya alam kung saan magsisimula. Your next action step should be pumunta sa mga platforms, manggawa ng account or profiles doon, kagaya ng Upwork, online jobs. I also mentioned a lot of names or websites. I provided it sa Facebook page. Hanapin nyo na lang yung Facebook. Pagkatapos, makikita nyo dito where to apply as a virtual assistant. Dito siya. May mahabang listahan talaga sa caption kung saan kayo pwede mag-apply. Mamili na lang kayo siguro ng mga dalawa or tatlo dyan na doon muna kayo mag-focus. Pagkatapos, mag-create kayo ng another option or place for you to find clients would be through VA agencies. So, nandyan ang Support Shepherd, Rever Global, Cyberbacker, Athena. Napakaraming VA agencies. Let me know guys na lang sa comment section kung gusto nyo rin akong magawa ng listahan ng mga VA agencies na pasok sa panlasa ko at may positive feedback. Now, after that, all you have to do is figure out ano-ano ba yung mga ginagawa dun sa role ko bilang CSR. Kasi kahit CSR ka at kahit may experience ka na, minsan may mga tasks na out of the blue, lumalabas na lang bigla. Halimbawa, kahit ikaw ay may experience na CSR sa property management, tapos napakamada ka as, halimbawa, ay real estate marketing assistant. So, obviously, you'd have to have a little bit of experience sa pag-design and pag-develop ng mga websites, real estate listing. Minsan, i-re-require ka nila na mag-create, mag-manage ng mga market na live list. They'd also sometimes ask you to like craft visually captivating presentations, mga ganyan. Kahit CSR ka, minsan kailangan mo maging offers coordinator, maging repairs coordinator, makipag-collaborate with like the whole team, operations manager, para lang maipakita na ano nga ba yung listings nyo sa business na yon. Kasi lalo na yan, property management yung hawak mo, so bagay na bagay ka as Reva. Now, kung hindi ka marunong pa, or hindi ka ganun ka-confident, or probably you need a more structured learning, we actually have a Zero to Reva class. It's beginner-friendly, kahit wala kayong experience, but at the same time, you will learn ano nga ba yung usually na ginagawa ng isang real estate virtual assistant. 499 pesos lang siya. All you have to do is click the link in my bio. Pag hindi gumana, copy and paste lang sa browser. Pagkatapos, hanapin nyo lang dito sa page na to, sa may bandang baba. Open classes. Tapos, nakasulat na dyan, 499-0 to Rev. Sana yun? Ayan. 499 Real Estate Virtual Assistant. So, ikiklik nyo lang yan. Makikita nyo na yung mismong form para mag-enroll. Kung nasa Instagram kayo, ito naman yung ikiklik nyo. At pag hindi gumana yung sa TikTok at saka sa Instagram, punta na lang kayo sa Facebook page ko, i-click nyo na lang yung video na ito, makikita nyo sa mismong caption yung pinakang link dun sa enrollment form. Ganun din sa YouTube, makikita nyo sa mismong description box. We just opened a new class for February. 2 days siya ngayon. So, bali, ang total is 8 hours. 2 classes siya, so 4 hours each class. Pagkatapos, magkakaroon na kayo ng better understanding kung ano nga ba yung ginagawa ng isang real estate virtual assistant. Again, 499 pesos lang siya. So, mag-enroll na kayo kasi mabilis ma-fill itong class. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Chismis, bye!